my dear Scorpio. Welcome back to Practical Mystic. Ngayon ay alamin natin kung ano ang mensahe sa iyo ng Poong May Kapal sa pamamagitan ng mga tarot deck ko at sa pamamagitan ng aking intuisyon habang babasahin ko ang mga mensahe na makikita sa mga tarot cards na ito mula sa iba't ibang deck. Alamin natin kung ano ang pinakamahalagang mensahe para sa iyo sa buwan ng Disyembre. Okay? Again, this is for you, my dear Scorpio. Pero, hindi ito individual na reading. Ito po ay isang pangkalahatan na tarot card reading. Okay? So, dahil babasahin ko ito sa pangkalahatan, ang gagawin mo ay excuse me, kunin mo lang kung ano yung pinaka-particular na mensahe na nag-resonate sa iyo personally gamit ang inyong intuition. Okay? So, let's dive in. Ang kukuha ako ng tatlong cards mula sa Lightseer Tarot Deck. Tatlo din sa Beginner Tarot Deck. Tatlo dito sa Tarot of Opposition. Same from Karma Cards and Powerful Thought Cards by Louis Hay. So, first is this one. Universe, Spirit, okay, so what does my dear Scorpio need to know for this month of December? Oh, automatic. May tatlong nahulog dito. Universe. For this month of December, Scorpio. This is for all Scorpio signs. Wherever those who have Scorpio in their charts, Sun, Moon, Rising, Venus. It is good that there is chariot here. And the next to that is this one is the Tarot of Opposition again. One more card, please. And then next to that is the Karma Cards.
Okay, so let us go to the first pile of cards from different tarot decks. Here is the, this is the Seven of Pentacles in reverse. Seven of Pentacles in reverse means harvesting the efforts. The outcome of the efforts is heard. Seven of Pentacles is like you are exerting much effort. You've done much in your job, in your career, or in your business. You're trying to perfect your skills, talents, and abilities, as well as your creativity in that particular creative pursuit or task that you are doing for your job or career, making it successful. Now is the reaping of the rewards, but it's like it is like you go directly to the outcome and not to the process, meaning your effort is not enough and yet you're expecting for greater outcomes on it. It's not enough that you exerted much effort and yet you are expecting too much about the outcome. It's just like that, no? You see first the you are looking first on the possible outcome and not focusing on the process. So it supposedly it should be focus on your work, on your hard work before getting the outcomes of your hard work, just like that. So it's like counting the eggs without it being hatched yet, just like that. So parang ano in Filipino is that nag-effort ka naman pero hindi masyado, tapos habang nag-exert ka ng effort, mas kung ikukumpara natin yung effort mo kesa sa expectation mo towards that goal, is mas malaki pa yung expectation mo kesa sa effort na ini-exert mo para magiging successful yung paggamit ng particular na layunin. Maaring ito'y may kinalaman sa business, sa iyong trabaho, or any personal goal na kung saan meron kang ina-expect na achievement sa iyong effort na kung saan yung effort mo naman is not yet enough compared to the expectation that you have much towards that particular goal. Okay? With the Seven of Pentacles in reverse is the
This is the Seven of Wands. Seven of Wands is actually a fire energy. This is a creative fire energy. And it is saying that your solar plexus chakra is active. Dahil itong Seven of Wands is sinasabing creative fire energy. So it means is may kinalaman siya sa iyong mga creativity, talent, passion, skills, interest. Now, this is fire. So, this is the kind of fire energy that talks about your inner strength. Okay? You are standing in your own ground. Naglakas loob ka, tumayo sa iyong pinaninindigang paniwala. Okay? And you are protecting yourself. You are guided by, you are napapalibutan ka ng mga wands na ito. Wands in Filipino, I guess, yes. Salamangka. Okay. So, bawat isa sa mga wands na ito ay nagsisilbing protection. Protection mo sa iyong sarili. And while you are standing at the center, habang nakatayo ka dyan sa loob, meron ka pong isang wand na hinahawak dito. So, ibig sabihin, despite the case na protektado ka sa iyong paligid ng mga wands na ito, you have one particular wand which is double protection to yourself. This is the kind of wand na nagbibigay sa iyo ng strength, no? Dagdag kumpiyansa sa sarili, no? Nagtitiwala ka sa sarili na protektado ka. And you're holding your power that this is your territory. Okay? This is double confirmation. It's not double confirmation, but it's just a double Seven of Pentacles. For the Lightseer Tarot deck, this is Seven of Pentacles in reverse. Now for the it's almost like for the Tarot of Opposition, this is the Seven of Pentacles negative, which is negative. Okay. So it's almost same to Seven of Pentacles in reverse. Now let us look for the meaning of this one. Seven of Pentacles in reverse. Seven of Pentacles in reverse, which negative. Luck may have smiled on you, but there is still something lacking. Even the richest harvest cannot feed a hungry heart. So reassess what you hold most valuable and put your time and energy there next time. So meaning to say, yung swerte ay nakangiti na sa iyo, nasa harapan mo na. Take a look at that. Kumpleto naman siya sa buhay. Meron siyang mga prutas, gulay,
Kumpleto, maraming prutas. Meron din siyang manok dito, which represents hindi siya nagkukulang sa pangangailangan niya ng specifically pagkain, no? May ulam, may prutas, may gulay. Lahat-lahat provided na sa kanya, meaning nakangiti na sa kanya yung swerte or yung kasaganahan, pero ang problema is siya mismo sa kanyang sarili hindi siya masaya. Kung napapansin mo, parang hindi siya kontento or parang hindi siya masaya sa kung ano man yung hinaharap niya na kasaganahan sa buhay. Remember that yung pera, kahit gaano pa karami yung pera, kahit gaano pa karami yung mga bagay na satisfy sa iyong mga pangangailangan, hindi yan sapat para makapagbibigay kaligayahan sa kanyang puso. Parang ganoon. So, pinapaalala ka dito sa Seven of Pentacles in reverse na kailangan kang magmuni-muni muna sa buhay mo. Alamin mo kung ano yung bagay na hindi nakapagpapasaya sa iyo, or alamin mo kung anong bagay ang hindi nakapagbibigay sa iyo ng kaligayahan. And kung ano man yan, kapag naisip mo na yan, na-identify mo na, ang sunod mong gawin ay baguhin mo yung perspektibo mo tungkol sa sitwasyon, and learn to be grateful sa kung ano man yung mga bagay na meron ka sa buhay mo. Because imagine, lahat naman provided sa iyo, kumpleto ka na, nasa harap mo na yung kasaganahan. Sadyang kailangan mo talagang maging makontento sa kung ano man yung hinaharap mo na kasaganahan, kung ano man yung swerte na nasa harap mo na. Okay? So be contented. And in the second pile, this is the Five of Cups. Five of Cups, which is upright. Itong Five of Cups is like, it's a sort of regret. Kasi iniisip niya yung nasasayang na laman ng kupa dito at saka dito na nahuhulog na. Iniisip niya yun, at sa kanyang pag-iisip, nakadama siya ng panghihinayang sa kung ano man yung bagay na nawala sa kanya. Habang meron pa naman ditong natitirang tatlong kupa na posibleng oportunidad sa kanya para ikakabuti sa kanya. Okay, pero sadyang malungkot siya kasi iniisip niya na pinaghihinayangan niya yung nawawalang dalawang kupa. Okay. I think this is confirmation din na hinahanap niya yung wala sa kanya habang hindi niya naman pinapahalagan kung ano ang meron sa kanya. So parang pareha lang din dito sa Five of Cups na
iniisip niya yung nawawalang dalawang kupa or nasasayang na dalawang kupa kesa sa natitirang tatlong kupa. Okay? So, iniisip niya yung bagay na wala sa kanya habang hindi niya pinapahalagahan yung mga bagay, tatlong bagay na nasa kanya na. Okay? Parang naghahanap siya sa wala. At saka, binabaliwala niya kung ano yung meron sa kanya. Okay? And next is the lovers. This is the lovers in the upright position. Actually, this is my first time to see this, the lovers. For almost a year, akong nagtataro reading. Ngayon ko pa lang nakikita itong the lovers mula sa beginner tarot deck. Okay? Maganda siya. This is actually an arcana card. Number 6. Probably this day is that 6 is your lucky number. So, itry mong itaya siya sa loto, no? 6. Include number 6. Or 60? Could be 06. 06 or 60. 06 or 60 or 90 or 09, parang ganun. Okay, and because this is upright, so it is either 60 or 06. Okay, sinasabi dito na aktibo yung heart chakra mo, wala kang problema sa heart chakra mo, activated naman siya, sadya lang hindi ka kontento sa kung ano man yung meron sa'yo. Mas pinapahalagahan mo pa yung nawawalang dalawang kupa kesa sa tatlong kupa na meron sa'yo. Okay? Hinahanap mo yung dalawang nawawalang kupa at hindi mo na pinapansin yung natitirang tatlong kupa. Okay? So, the bottom line there is be contented of what you have and do not look for those things that you do not have because it has happened already na wala talaga sa iyo, no? It doesn't come across to your life. So maybe because that is not part of God's plan for you, so just be happy in the sense that celebrate what you have right now in your life in order to be happy, no? Huwag kang maghanap sa mga bagay na wala sa iyo. Ang gawin mo para maging masaya ka is i-celebrate mo, ipagbunyi mo kung ano man yung bagay na meron ka sa buhay mo. Kasi nga iba-iba tayo ng istorya. Iba-iba tayo ng tugtog sa buhay. And dahil magkaiba tayo ng buhay, magkaiba tayo ng tadhana, ibig sabihin na hindi lahat ng hinahangad natin ay nasa atin na. Ang iba, mayroong bagay na nasa kanila lamang, tapos wala din sa ibang tao. At ang ibang tao naman, kung ano man yung wala sa ibang tao na meron sa kanila, tapos yung mga bagay na wala sa kanila ay meron sa ibang tao. So yun for you right now, since iba-iba man tayo, iba-iba yung naka-ordain sa ating buhay, tanggapin mo lang kung ano ang meron sa iyo. Okay? And you would have partnership, a serious
partnership with somebody else, okay, magkakaroon ka ng relasyon sa ibang tao. Isang seryoso na pakikipag-alyansa sa ibang tao. And this one is the Queen of Pentacles. This is the Queen of Pentacles ni Positive. Queen of Pentacles. Support and nourishment are coming into your life. The charm, what is right and good, will win over the shadows of materiality, teaching a synchronicity that could unite wealth and profit with love and justice. Even in relationships, you could reach this enviable state. But do not go too complacent. Ibig sabihin, magkakaroon ka ng support system sa iyong buhay. The charm of what is right and good will win over the shadow of materiality, reaching a synchronicity that could unite wealth and profit with love and justice. Even in relationships, you could reach this enviable state, but do not get too complacent. So, ibig sabihin, kung ano yung tama at kung ano yung mabuti, ay magiging mas matatag siya kesa sa, mas panalo yung kabutihan at yung tama. Kung ano man yung tama, kung ano man yung mabuti, yun ay sapat na kayang lagpasan yung material na pagnanasa. Okay? Ibig sabihin, meron kang pentacle. It is enough for you that you have this pentacle. Sapat lang na meron ka nito. Ito ay sumisimbolo na tama lang din, tama lang siya at mabuti, which is maganda kesa naman sa sumusobra na yung material na bagay na meron ka to the extent na hindi ka na makukontento sa buhay and resulting to loss of control. Okay, so this is just enough for you. Ibig sabihin, kung ano man ang ibinigay sa iyo ng universe, actually, yun lang din ang sapat at tama para sa iyo. Kaya lang, parang hindi ka kontento. Hinahanap mo yung nasasayang na kupa. Nakita mo ba? Ayan. Ito. Itong kupa na nasa likod at saka ito, okay? Hinahanap mo yung mga bagay na wala sa iyo. Where in fact, na kung ano man yung pentacle na ibinigay sa iyo, it is just enough for you. Sadyang hindi mo lang talaga naiintindihan kung ano ang intensyon ng universe para sa iyo. Hinahanap mo pa yung wala kesa sa natitirang tatlong kupa na meron ka.
In fact, you should be grateful kasi kung ano yung meron sa iyo, at least tatlo sila, 'di ba? Tatlo. Kesa naman sa dalawang nasasayang na kupa, dalawa lang sila. Kahit nawawala sa iyo yung dalawang kupa, at least meron ka pang tatlo na natitira dito, which is hindi mo siya na-appreciate. And that is why this Queen of Pentacle na positive ay nagpapaalala sa iyo na kung ano man ang meron sa iyo, yun lang din ang tama, sapat at ikabubuti para sa iyo. Okay? Napaka mabuti ng Panginoon sa lahat-lahat ng mga tao. Ang kanyang kabutihan ay hindi mapapantayan, hindi masusukat. So kahit pa man ikaw ay isang tao na hindi makontento sa buhay, pero dapat mong malaman na kung ano man yung mga material na bagay na, or kung ano man yung lahat-lahat na bagay na ibinigay sa iyo ng universe, yun lang din ang sapat, tama, at ikabubuti para sa iyo. So, now is the time for you to realize that you should be grateful, you should be contented, and thankful. Because the more thankful you are, the more you attract the same frequency to the extent that the more that the universe is going to give you beyond, so that you are becoming more thankful, so that you would become more thankful. And here is the Six of Pentacles in reverse. This is the Six of Pentacles in reverse. The Six of Pentacles in the upright is actually charitable giving, pagbibigay sa kapwa. But then, it goes like this. This is in reverse. Parang sinasabi dito na ito yung kamay ng universe. Marami talagang ibinigay sa iyo ng universe. Pero ang nakukuha mo lang ay ito. Isang pentakel lamang ang nakukuha mo out from the six pentacles. Pero malaki naman yung nakuha mo na pentacle. Ibig sabihin, sa dami-dami ng mga naibigay sa iyo ng universe, sa dami-dami ng sa dami-dami ng mga ibinuhos sa iyo na blessing, ito lang yung nakukuha mo. Kasi probably ikaw din yung tipong mapili. Okay? Kung nakikita mo yung kamay niya, ma-arte talaga siya. You are choosy. So, this could be confirmation to the Seven of Pentacles na negative, which means
You're not contented kahit pa man. Kompleto ka na lahat dito, provided na wala ka nang hahanapin pa, pero actually naghahanap ka pa ng iba to the extent na hindi ka masaya, no? Hinahanap mo yung mga bagay na wala sa iyo. Kaya ayan ang kamay mo sa iyong pagka mapili masyado. Isa lang talaga yung pentacle na nakuha mo mula sa universe. Okay? Because being not contented in life is a low vibrational emotion also. And because you have that kind of low vibrational emotion, so meaning to say, you cannot really access the full abundance from the universe once you have that vibration of discontentment in your heart chakra. Anyway, we have here the second arcana card in this deck. The first arcana card is the Lovers, and the second is the Chariot. The Chariot, which is number 7. So, this could be another significant number for you. 7. So, kung ano, itry mo lang din na itaya ito sa loto, no? 7. Kasi baka swerte ka, mananalo ka sa numerong ito. 70 or 07. 07. And itry mo din i-combine ito. Kasi ito naman, this is the first arcana card and this one is the second arcana. So, just combine this one, 6, 7, or 76. Okay? The arcana card, this is saying that you could have activated third eye chakra. You are gaining, ang iba sa inyo ay naghahangad na ma-overcome yung pagsubok na hinaharap ninyo sa buhay. This time nagpatuloy lang kayo sa laban sa buhay, no? Okay, so kahit papaano, no, you continue to move on in your life. And then here is the Two of Wands. The Two of Wands na positive. Let's find out. Two of Wands na positive. Two of Wands na positive means going beyond the horizon of the known is very useful and will bring great success. You have the opportunity to change your future starting today with resourcefulness and new knowledge, renewing friends and ideas. Figure out what talents you have and take them to the highest level. Ibig sabihin, supporting ano ito? Support ito or confirmation dito sa Chariot. Kahit pa man na meron kang kinakaharap na pagsubok sa buhay, tama lang din na nagpatuloy ka sa iyong laban sa buhay. Pero, kung laban sa buhay ang pag-uusapan, dapat sana meron din itong kaakibat na tagumpay sa huli ng laban sa buhay. Sa bandang huli, I mean. Huling laban sa buhay. No. The success could be anytime, anywhere.
in your life's journey. So what I mean is, kung laban sa buhay ang ating pag-uusapan, mas maganda, mas mainam sana na sa bandang huli or sa kabila nito lahat ay may kaakibat na tagumpay. And if you really want to achieve that success, it is advice of you na baguhin mo yung nakagawian mo na habit sa pang-araw-araw. Kung gusto mong umasenso sa buhay, baguhin mo yung pananaw sa iyong buhay. Baguhin mo yung mga kaibigan mo. Kung ngayon ang mga kung noon ang mga kaibigan mo ay palaging umiinom, palaging nagse-celebrate, parang puro ano no, parang puro kaligayahan lang yung inaatupag. Now is the time to remind you na dapat ano, maghanap ka ng bagong friendship circle na kung saan tutulungan ka nila para magiging successful, no? Hindi yung mga kaibigan na lagi na lang umiinom, naninigarilyo, maraming bisyo na kinahiligan, bisyo na kinahiligan pa. Okay. So, kasi yung mga tao sa iyong paligid, isa lang din sila na nakakatulong sa iyo para magiging successful. So if you want to be motivated to achieve success, it is better of you to change your friendship circle in which the people around you could help you to reach to the top, okay? Yung nakakatulong sa iyo para ma-achieve mo yung hinahangad mo na layunin sa buhay, which is to become successful, okay? And the friendship circle is not enough also. I think another factor could be your daily routine, okay? Kasi meron akong nabasa na quotation from an unknown author na if you want to be successful, you have to wake up early in the morning. So, ibig sabihin, isa na sa baguhin mo sa iyong daily routine ay yung pagising mo sa umaga. Okay? Mas maganda talaga, mas productive kung mas maaga kang gumising. Kasi kapag mas maaga kang gumising, mas marami kang magagawa. Just like, you do exercise physically, you read more books in order to learn more, and the more you learn, the more you improve, the more you achieve progress in life. And it is beneficial, no, na marami tayo natutunan sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat at least 15 minutes a day early in the morning, or you do exercise, nag-i-ehersisyo ka para ma-strengthen yung stamina mo, yung mental agility or physical fitness, okay, para mas mag-improve siya. So, it could be another aspect of success in life, di ba? Kung napapansin mo, yung mga professor sa university, nagbabasa sila ng mga aklat. It is not just for spare time. Actually, marami akong napapansin sa mga taong ito na the more they read,
the more they learn, the more they grow, and the more they become successful. And because they are successful, maraming opportunities na nag-a-attract sa kanila. Just like job promotion. And job promotion is a big deal because once they got promoted, their salary is increasing. And because of that salary increase, the more that they are well-to-do in life, parang ganun. Okay? Hindi lang parang ganun. Yun dapat para sa iyo. Okay? So, kung naghihirap ka man ngayon, pinapaalala ka lang nitong Two of Wands na baguhin mo yung perspektibo mo sa buhay. Baguhin mo yung motivation ba? Okay? So that if you want to be successful, you have to change your habits, your friendship circle, change your narratives, change your attitude, belief, in order to become successful. And I think to sum it up is that you have to sacrifice something in order to achieve what you want to achieve, is that successful life. Now to achieve one thing is that you have to sacrifice another thing, and that another thing represents your friendship circle, daily habits, personal beliefs or principle, and behavior, most importantly. Okay? With the Seven of Pentacles in reverse, Five of Cups in the upright, and Six of Pentacles in reverse, is the Karma card, which is the planets, and the kind of planet is North Node. The North Node says there will be ito ang mensahe sa iyong kaluluwa. Lahat ng tao ay mayroong kaluluwa. Habang nabubuhay ang tao, ibig sabihin meron tayong kaluluwa. Ang ating kaluluwa ang nagsisilbing kompas. Ito ang gumagabay sa atin kung ano ang dapat nating gawin sa buhay at kung ano man ang layunin natin sa buhay. Ito ang ordinansya na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ang ating kaluluwa ang gumagabay sa atin, upang tuparin natin ang layunin natin habang tayo nabubuhay dito sa mundo. Okay? And para makamit mo ang tagumpay, kailangan mong isipin ng maigi sa iyong utak, no? Tungkol sa tagumpay, isipin mo kung ano yung dapat mong gawin para magiging matagumpay sa buhay. And with the Seven of Wands, the Lovers, and the Chariot, here is the Karma card, which is signs, and the sign is in Virgo. Okay? Methods for the healing power. Okay? Ang mensahe sa iyong kaluluwa ay isipin mo or gawin mo kung ano man yung mga makabagong or mainam na pamamaraan para magkakaroon ka ng healing. Okay? Probably, siguro ngayon,
nasasaktan ka sa iyong mga ginagawa, yung, I mean, parang nakaranas ka ng karma ngayon, okay? At dahil nakaranas ka ng karma, hindi naman yan punishment sa iyo, parang pinapaalala ka lang na hindi maganda yung ginagawa mo, at tinuturuan ka lang ng leksyon na kung saan kailangan mo talagang baguhin ang iyong mga pamamaraan or pag-aasal. Ang karma ay nagpapaalala lamang na panahon na para magbago, no? Magbago ng pag-uugali or asal. And ang mensahe sa iyo is, kung gusto mo ng pagbabago, dapat magkaroon ka ng healing sa iyong sarili, no? Para ikakagaan ng iyong kaluluwa. Okay? And isipin mo kung paano mo 'yon ma-achieve. Okay? Magkaroon ka talaga ng mainam na panahon or mainam na lugar para magnilay sa sarili. Okay? And para gagaan din ang iyong kalooban at ma-achieve mo yung inner peace after that shadow work or healing. And here, with the seven of pentacles na negative, Queen of Pentacles na positive, at saka Two of Wands na negative, is that planets from karma card. So, pinapaalala ka na dapat maging realistic ka. Okay? Think about authenticity and not illusion. Illusion about somebody else's shadow. Okay? And you have to be patient also. Another is that now is the time for you to be creative. Express your creativity, whatever creativity you have right now. And affirm this to yourself. Your unique and creative talents and abilities flow through you and are expressed in deeply satisfying ways. Your creativity is always in demand. Affirm that to yourself, that your creativity is always in demand. So, sa halip na isipin mo yung mga bagay na wala sa'yo, dapat i-google mo yung panahon mo para i-appreciate mo yung natitirang mga bagay na meron ka para magiging happy ka, contented ka. And in fact, i-google mo yung panahon para ma-discover mo ang iyong creativity at saka talent. Okay? And here is, all is well in my world. Wow. Affirm this to yourself, that everything is working out for your highest good. Out of this situation, only good will come and you are safe. Pinapaalala ka dito, double confirmation dito sa Queen of Pentacles in reverse. Ibig sabihin na kung ano man ang meron sa iyo, yun lang din ang tama, sapat at ikakabuti para sa iyo. All is well in your life and you are actually safe. And here, I am worth loving. I am worth loving. Ako ay karapat-dapat mahalin. This is double confirmation dito sa
the lovers. No, sorry, this is the chariot. Here it is. The lovers. Ayan, double confirmation. Kung nakikita mo yung dalawang mata, yung mata ng guy at saka yung mata ng girl, harap-harapan sila nagtitinginan. Parang nag-uusap yung dalawang mata nila. Okay. Sila lang yung nagkakaintindihan sa kanilang eye-to-eye conversation. And affirm this to yourself. I do not have to earn love. I am lovable because I exist. Others reflect the love I have for myself. Affirm this to yourself that you are worth loving because you love yourself. Love yourself first before you love others. The more you love yourself, the more others get attracted to you and love you back. Love you also. And the more you feel love from others, the more you also love them back. Okay? So, I hope na may natutunan ka dito sa aking tarot reading. Always be happy. Always be contented. You are creative. You are unique. Appreciate what you have. And do not look for things in which you do not have in order to avert discontentment. And actually, whatever things that you have in life is just for your own good. You deserve it. What God has given to you is only sufficient for you. So you do not have to worry about, because all is well in your world. Okay? So this is what I have for you, my dear Scorpio. See you in the next reading. God bless you. Love and light.